ang wika at kultura ng Maranao. Ang Marawi o Lungsod Islamiko ng Marawi ay isang lungsod at ang kabisera ng lalawigan ng Lanao del Sur sa rehiyong otonomo ng Bangsa Moro sa Muslim Mindanao, ang mga tribong nasa timog. Natawag ang mga mamamayan ng Marawi na mga Maranao at nagsasalita ng wikang Maranao. Ang ibig sabihin ng Maranao ay people of the lake o mga tao sa ragat. Pananamit, ang tradisyonal na kasuotan ng mga Muslim, ang kalimitang kasuotan ng mga tribong Maranao. Ito ay ang malong. Ang mga malong ay mga malalaki at makukulay na tilang hinabi at pinagtagpi na karaniwang ginagamit na pambalot sa katawan. Isinusuot ito ng mga babaeng Maranao sa paligid ng kanilang baywang na ang itaas sa dulo ay tatagpi sa ibabaw ng kaliwang braso. Ang mga lalakihan naman ay isinusuot at pinapaligid sa baywang na parang isang palda. Kabalian at pamumuhay. Ang mga Maranao ay nakatira sa paligid ng lawa kung saan panginis na at pagsasaka ang kalimitang ikinabubuhay ng mga Maranao. Ang Marawi ang tinaguriang lungsod ng madugong bughaw ng Maranao. Marami rin sila at nila ang mahusay na maghahabi. Panganganak. Pagkatapos ng kapanganakan, ang pusod ay itinatago upang maitaboy ang masasamang espiritu. Ang inunan ay inilibing malapit sa bahay bilang tagapag-alaga ng bata o tinatapon sa isang katawan ng tubig kung saan maililigtas itong bata mula sa pagkalunod. Tabo o bawal ng mga Maranao. Bawal ang pag-inom ng alak, pagkain ng baboy o kanina may roong pangit. Bawal din pagsusuot ng maiksi at nasisikip na damit sa mga babae. Bawal din sa mga lalaki ang pagsuot ng mga kagamitang may ginto, seda at pilak dahil ito ay para sa mga kababaihan lamang. Bawal din ang pagkaroon ng nobya o nobyo na hindi alam at hindi legal sa mga magulang. Pag-aasawa, ang polygamy ay isa sa mga tradisyon ng mga Maranao na ginagawa pa rin hanggang ngayon, lalo na para sa mga lalaking Maranao. Ang ibig sabihin ng polygamy ay parang isang tao na ginagawa ng isa. Ang isa pang tradisyon na isinasagawa ng mga Maranao ay tinatawag na parental ng kasal. Sa kasong iyon, ang mga magulang ay nahuhusga kung sino ang nakakasal at ang lalaking lalaki babae. Mga ritual kasunod ng pagkamatay ng isang individual na Maranao. Una, hinuhugasan ng bangkay pagkatapos tinatakpan ng puting tela ang buong katawan. Kapag ililibin na ang patay, ang katawan na inilagay sa lupa ng walang kabao at hindi silado ng semento ang kanyang libingan. Ang katawan ay dapat na nakahiga sa gilid ng kanyang luka na direktang nahahawakan ng lupa. At bawal ang pag-recremate ng bangkay. Mga pamahiin ng Maranao. Ang pagkabasa ng salamin ay nakahulugan ng pagdurusan ng 7 taon at masamang kapalaran. Pagkatok sa kahoy, ang sinaunang paniniwala ng mga espiritu ay nangyayahan o binabantayan ang mga puno. Ang di sinasadyang pagkatapon ng asin ay pinapaniwalaan na may kasunod na sakuna o kamalasan. Kaya ang ginagawa para hindi mangyari ang inaasahan ay sinasaboy o tinatapon na ito ng sadya sa ibabaw ng kaliwang balikat upang salungatin ang paparating na huwag nagbabadyang kamalasan. Ang 13 kapag nataon ng Biyernes ay pinapaniwala ang malas sa loob ng daang taon. Ang pangitain ito ay tumutukoy sa isang tanda na isang pangyayari sa hinaharap. Pagluluto o pagkain. Kilala ang mga Maranao sa pagkaing maanghang. Ang palapa ang pangunahing sangkap ng kanilang mga putahe. At ito ay isang kombinasyon ng iba't ibang pampalasa tulad ng mga sibuyas, sili at luya. Karamihan sa kanilang mga putahe ay mayroong gatas ng niyog at pulbos na ginagawang dilaw na kulay ang kanilang mga pagkain. Ang pinakatanyag nilang panghimagas ay ang dudol na isang malagkit na panghimagas na gawa sa malagkit na bigas, isang espesyal na uri ng bigas, coconut milk at brown sugar na dahan-dahan nilito hanggang sa maging malagkit. Pagsasayaw. Ang darangge ng isa sa pinakatanyag na harianong sayaw ng mga Maranao
ay ang kasingkil o singkil kung saan ang mga kababaihan ay pumasok at palabas ng mga clipping o clashing na kawayan. Ito ay nagmula sa pangyayaring nasa daranggin kung saan nakatakas ang prinsesa ng mga gumulong bato at pumuputol ng mga kawayan na ginagawa ng mga masasamang espiritu upang pagtawanan siya. Chapter 3, katlo. Ano ang wikang ginagamit ng grupo? Ang ginagamit na wika ng mga Maranao ay wikang Maranao. Ang wikang Maranao ay wikang Austronesio na ginagamit sa mga lalawigan ng Lanao del Norte at Lanao del Sur at maging sa Sabah, Malaysia. Ito ang kanilang pangunahing wika. Puro ba o may halo na? Ang wikang Maranao ay puro dahil kailanman hindi sila nasakop. Kaya ang kanilang wika at kultura ay walang halo na galing sa ibang lahi. Ano ang mga kultural na termino na tanging gamit ng grupo? Ang sinusunod na kultura ay Maranao kung saan ay ito ay nakasentro sa relihiyong Islam. Sila ay tinatawag na Muslim. Pinapanatili ng mga Maranao ang kanilang kultura gaya ng turugan, pagsisingkil, pagdidesenyo ng mga kahoy ng ukir, pagkukulintang at marami pang iba. Ang wika at kultura ng mga Maranao ay nagbibigay sa kanila ng pagkakakilanlan ang identidad sa ibang tao na kung saan kapag wala ang wika at kultura nila, wala din silang identidad at hindi sila pagkikilala ng ibang tao. Pag-aaninsan ng mga datos. Hanggang sa panahong ito, makikita pa rin natin ang kanilang pagkakakilanlan. Alam naman natin na ang mga Maranao o Muslim ay isa sa pinakamasunurin at may katapatan pagdating sa tradisyon o reliyon. Lahat ng sinusunod nilang kaugalian ay nakabatay sa kanilang itinuro sa reliyong Islam at ang mga ito ay nakasaad sa mga kabanata. Sinusunod ayon sa kanilang tradisyon? Ano-ano mga pagbabagong dala ng modernisasyon at teknolohiya ang sinusunod nila? Nakakatulong ba ang pagbabagong ito o nakakasira sa grupo? Ano-ano ang mga dapat magawin? Ano ang kahinatnan ng pagsubmit teknolohiya, media at modernisasyon ng pagkakasunod nila? Mula pa nang dumating ang teknolohiya, tinumok ng Islam ang mga pagkasunod nito na humingi ng kaalaman. Nakakagulat kung gaano kahalaga ang inilaan ng Quran sa kaalaman at pag-aaral, nag-aalok din ito upang pagnilayan ang mga likha ng Diyos. Ang edukasyon sa Islam ay dapat na masimulan na napakabatang edad. Dapat maunawaan ng mga bata ang kanilang pangunahing obligasyon tungkol sa iman at Islam. Ang pagtuturo sa mga ang bata ay teknolohiya ay isang resulta ng patuloy na pamuhay na kaalaman. Paggamit ang Islam ay isang napakaslamit na babaluktot na maaaring mag-download na maaaring makasubay pang turo ng mga bata ng pangitasahin ng Quran. Ang pagbabago na ito ay nalakap din ng mga Muslim dahil gumagamit ko sila ngayon ng mga smartphone at internet. Ang mga mangangaral ng Islam ngayon ay gumagamit na ng teknolohiya upang maikalat ang kanilang dawa hanggang sa maaari. Sa mga nagdaang taon, maraming marahas at terorismo na kilos na nag-uugnay sa Islam.
Nagdulot ito ng hindi pagkakaunawaan at maling puro-puro tungkol sa magandang reliyon. Maaring malaman ng mga tao ang tungkol sa totoong Islam sa pamamagitan ng internet o kung anumang hindi pagkakaunawaan ay malinaw. Ito ang impormasyon base sa Larawan, ang Maranao.